Papa United. Bantayan yung niyo sarili niyo. Pag may magandang bunga, huwag okay. kayo mag-relax. Yan ang tendency ng lahat ng magulang ngayon. Amen. May magandang bunga, ay gusto ko muna mag-relax. O kaya, okay na yan. Hindi naman na kailangan ko yun. Marami na ako na ano, kunwari, may naagapan dyan, ha? Ang samantala, natingin yung laya, swerte din ganyan. O, aktibo pag galing sa kondisyon. Relax. Dalaga, galing DMC. Joy, galing DMC. Aktibo na si Frey. Relax. Kailangan, huwag tayo nag-relax para tuloy-tuloy yung ano nila, training nila. Ang problem, kung may maganda kasi nangyari, akala natin tapos na yung laban. Sa akin, hindi ganun. Kung kumagaan lang yung laban, technically. Pero okay, yung relax. Hindi ganun ang naikita ko ba na practice eh. Yung pagsigil noon, hindi lahat ng panahon ay magandang pagigito mo sa'yo. May mga panahon talaga na ano, hindi maganda. So, ano yung gagawin mo? Eh, ganun, kung ganyan yung nyo, samsamantala, huwag ka muna ang umano, kasi kakaroon lang tayo na hindi maganda. Ang tinutukoy mo ba yung, kunwari, mayroong isang magulang na nagpakakot muna pang samantala sa wakos dahil in danger ka na. Tapos kung gumanda ka na, ayaw na muna niya magpatakot sa wakos. Hindi lang gumanda. May nakitaan na hindi maganda sa atin. So, isa yan sa mga nakakitaan. So, sa akin, hindi lahat ng panahon na yung tao na regular na ilangan, maganda yung mood. Minsan talaga, ano, may panahon talaga na masama. Diba? May klima tayo. May araw, may ulan, minsan may bagyo. Pag may bagyo, walang, ano yan, walang pwedeng pumunta rin sa, walang pwedeng makialam. So, hindi lang sa isang magulang na yan, pero isang halimbawa sa nakita ko sa iba, at binabanggit ko na yung iba naman din ito, Nene, Baby, Sherry, kahit sino, kahit minan, paano. Nangyari na yan na naayos, at biglang walang komunikasyon na dyan. Para bang okay na? Parang graduate ang military na. So, hindi lang isa. Ito, let me sabihin natin, hindi naman negative ang mood. Pero pareho lang yan. May iba pa yung possible na sumari, may ka-fellowship ka iba para mag-focus sa iba yung ano, so may hawak ang meeting pa, iba pa yun, no? Dagdag pa yun. Pero dito, part na ng nature natin yan, at may, dapat may advance warning tayo dyan. Kahit hindi yung ito, kahit na rin ito, kahit na rin ito, may tendency tayo, kahit ikaw, kunwari may tagumpay ka dati, mag-relax ka, natigil ang ego-sex, yung training ng tao na putol. Kaya hindi na sumusunod yung tao sa training. Kasi, nag-relax. Sariling discarte ka, pwede lang mag-sariling communication. So, relax ka dahil mukhang okay yung unang mga nangyari. So, yun, advance warning lang sa akin yan. Na, yan ang trend. Abangan natin. Talagang darating. Mararamdaman natin yan. Ayos na yan. Ayos na yan. Hindi ko na kailangan ng room. So, darating yan. Darating yan. Pag meron na yung naramdaman ng ginhawa, normal yan. Diba? Naramdaman yan. Dati, ito na rin. Medyo na ayos. Medyo wala ulit ko siya. Kinatawangan kita. Sabi ko po natin. So, yun part ng nature natin yan. Labanan natin yan. Tunwari, maganda na yung nangyari. Huwag tayo titigil. Huwag tayo, ano, yung dati lang yung ginagawa, huwag tayo titigil kasi giginhawa naman tayo eh. Kunwari, hindi tayo tumigil. Giginhawa ka naman eh. Kunwari, nakipag-recording ka pa rin sa upo. Yung dati mo ginagawa, gagaan. Yung minsan parang na, ano na ako ba, yung nakikita ko naman, parang dito naman ang gagawin. Parang, ano, parang titigil na ako. See, ganito. Ang nangyari noon, yung problema mo, temporary na to. Pero, tumigil din yung makipag-record din sa akin. Ano ka na ng wording na? Ang gusto ko lang i-expose si Sir Nene, nature ng lahat na laman yan. So, hindi lang ikaw. Lahat yan, lahat tayo yan. Ngayon, abangan mo lang yan pag naulit yan. So, nari, may susunod ka, di ba? Kung may magandang nangyari, abangan din laman na yan. May malakas ang bulong yan. Take okay na. Buksan mo na. Ano yung word? Okay na yan. Wala nang ano, problema. Bantayan niya yan kasi nandiyan ang kaaway. Para bang kumbaga, nakasunto o nakasunto ka, okay na. Pero hindi mo namin kaaway, babawi yan. Uppercut, no? Oo, hindi uppercut ako yan. Hindi, may uppercut sa'yo, tulog ka. So, ano ba yan?
Nakashoot ka, pero nag-celebrate. Hindi, ibig sabihin yung, kaya, yung counter nun, matindi. So, huwag kayong mag-relax agad. Huwag kayong mag-relax agad. Basta, ang assurance ko lang sa inyo, pag hindi kayo relax, gagaan yung gagawin nyo sa future. Gagaan, hindi naman kasi baka isipin nyo, bawal ka. Baka maano yung muna. Hindi ba pwede ba fall muna? Baka nung muna. Isang tako muna ako mag-ano. Jelay, eh si tatay. So, maganda. Kasi nahawa ka rin kahit sa pagkakasin nyo. Kasi kung sa kalingin mo yung pagkuhan ng relaxation, babalik yung problema mo, mas malaki pa. Oo, mas malala pa sa dati. So, basta yan namin yan. Huwag natin i-demand yung sarili natin yung bakasyon. Bakit masaya mo ang Diyos magbibigay din ng pinitrawahan? Amen. Parang puso mo naririta habang nag-evan sila yung anak mo. So, yan lang. Narating niya. So, kung tuloy-tuloy tayo, abakan natin yung kanya. Nangyari nga ilang beses. So, yan na lang yung ano, gawin mo si Sarah, ano, na... Teka, anong schedule ba ng oras sa iyo? Sa amin, Martes ay Lunes, wala ako. Martes, anong oras to? Martes. Para umaga ka na doon. Eh, kung saan para tayo? O, alas 8 para doon ka na mag-salmusal, ikaw na mag-sahin. Sali, sali. Okay, sali. Madyala sa ikot, madyala. Dito doon. Kasi. Ibar, madyala ikot pa si Susie sa inyo. Ha? Ikot siya sa Susie sa inyo. Ikot siya sa ikot. Nakatiyat siya doon eh. Nahihilog itong... Saan? Anong purpose mo mag-papatrain siya? Ay, na. Ay, ang gusto ko malaman, mag-workshop siya doon. Eh, di ba yun? Diba ba? So, magpapatulong siya. Kasi tayo si, ano, si Larido. Oh, si Larido. O, yun kailangan niya. Oo. Oh, Kinabina. O, oh, yun. Sige, sige. Pero kailangan i-assist ni Sister Lisa kasi, siyempre, hindi niya alam. O, kailangan to. Masabi ko ni Papa, terrorista to. So, kailangan i-assist ni Sister Lisa. Parang magpapaano sila siya. Ah. Pwede mo ring i-recon kasi nagustuhan niya yung ano eh, yung hukom. Paki ano mo, follow up mo tapos sabi mo. Ang pangalan? Kera, yung asawa ni Samuel. Ah, sige. Asawa ni Samuel. Marikina pa rin, Korean. Hindi yung Korean, Pilipina yun. Ano yun, may business siya. Ayun, sa San Miguel yata na tama. Naman. Basta ikaw na lang bahala. Pakitanong mo kung tuloy, kung willing pa siya ulit. Tapos tanongin mo dun sa mga assignments. Ah. Yan lang naman. Siguro, pumunta ka doon, nakahapon. Ang Martin, pwede nakahapon. Oh. Kahit ang mga nasisi ka ng doon ng gabi, oh, makabutan mo lang sila. Nakahapon mo siya. Oo, oh, pwede naman yun. Kasi yung pag-uwi mo. Pwede mo na pag-uwi sa bahay. Kapag umaga na sumunod na ibang bahay. Oo. Lagari ka sa overnight. Pwede rin naman. Walang problema yun. Yeah. Ay, wala problema doon. Maraming kwarto doon. May underground sa bata. Oo. Sige, yan na lang. Mati. Kung gabi, kung matis na sipunta. Ano yung specific na oras? Para manit mo sina Samuel. Gabi. Mga alas, hanggang alas dito ka ro. Ano ang oras sila? Nauta ko siya kanina. Kung saan alas dito na, plano ba natin? Alas dito. Yan kung mga personal... Awal na siya sa araw na. Pakinan mo siya. Kailangan mong matutunan
ano yung dapat mong ginagawa sa lahat ng Yalay, bakit, ano mo nga sa kanya? Bago mo siya sunduin. Saka makapag- Ibig sabihin, ayusin mo pa, hindi. Kung sakaling pasundo na, tutok na tutok ka na. At wala kang relax. Okay? Ngayon, hindi pwede, o hindi na kita susundo eh, para hindi na ako mamuproblema. Kasi makakawawa siya lang na. Ako mo? Tama yun, tama. Na meron kang utang na assignment. Yes, right, right. Kung nagawa mo yung utang assignment, kay Jerome Gerald, then si Chief dapat ma-applyan din yan, pero may kasama ko. Eh, babayaran mo lang siya. Kasi parang nangyari kasi. Thank you, Mike. Ay, record nyo to. Sister nyo na. Pakinggan nyo to. Nangyari kay Sister Nene, kay Chief, yung kasasabi ko kanina, medyo na solve konti ang problema mo, sabi mo, okay na naman, balik na naman sa topic. So, ganun talaga na yun. Hindi, yun nga sinasabi ko eh. Yun ang babantayan mo. Kasi pag nag-relax ka, babalik nga sa dati. Sabi, kung po siya hitingin, hitingin siya sa mo, at patulog ka sa hukod. Kaya tayo yung counselor, alalay na yun ka. Hindi ka titigil, hindi ka re-relax, at dito ka po na yan ang buwan taon, saka maayos ang ano mo, ang pagbitaw mo. Ngayon kasi akurado ang bitaw mo eh. Oo, oh, nasa BPJ na. Kayo pa yung magagalit. Ito kayo parang yung isang. Ito yung isang. Sister, ani ba nagsasabi sa inyo yan? May, alam ko may ibang kapatid ang gusto. So, ang gusto kita dito, paglaban mo, walang lamang karapatan mo. Naniniwala ka dito sa paglaban mo. Kung hindi, kasi hindi bala ka mo. Kaya sa akin, may bumisita sa bakay na katulog. Kaya sa ano yung gusto. Kung manawag niyang wedding sa probinsyano. Probinsyano. Ako. Pero nakapo. Nagyawa ako. Sinis ko sa ibang tapin. Ang ginawa niya, dahil hindi siya yung sarapin sa pinaparoon na panin-panin sa akin. Wala pa lang tignan niyo. Kaaway ni Kapiting. Nangyari yan kay Joy. Pinagbigyan Kapiting, basta umuwi ka lang ng maaga. So, umpisa umuwi na maaga, pero kung katagalan, hindi na mapigilan. Huwag niyo pagbigyan yung kaaway ng Kapiting. Kakainin kayo ng kakainin yan. Maano nila yan, parang grabe siya na hindi mo na maawa. Parang kinakain sa loob eh. Maaalis ka, magwawala ka, magagalit ka kung hindi mo makuha. Kaya huwag ka nang pagbigyan. Kailangan may revelation ka. Ano kasi mahirap sa bahay kasi,
pwede namin sa kwarto, di ba? Eh, may mga cellphone naman sila. Pwede naman sila manood. Yun ang offensive eh. Pag offensive, yung cellphone nila magagamit na sa Panginoon. Ang tinuturo ni Lucifer ang offensive, hindi sila mababakante. Kaya, kung maagapan mo sila, mag-enjoy sila sa comment kasi mautusan mo mag-comment, mautusan mo mag-scribe, mautusan mo maghanda ng kantas para sa gabi. Na-research ako sa computer. Yung mga bata natin, magaling sila mag-tago. Kung ano yung pinapanood nila. Ha? Kaya naman, ano, kumari, magkana sila, nag-umumin. Oo, nakuha. Iba na yung pinapanood. Nakilala ko sa ganyan si Oya. Kaya mahalaga ang tutok. Si Kim, ganyan din si Kim. Hindi lang ano. Paano ko mapanbantayan? Ako hindi ko alam kung joke. Nakatingin ka na eh. Pag nakatingin ka, hindi yan magnanakaw ng tingin. Ako na ang huli ko, hindi naman siya hindi naman siya nagre-research. Pag clinic mo yan, nalaman mo kung ano yung mga binuksan nila na. So kailangan may bantay. Ano, kahit walang computer, ang kompletong PCA, tutok sa umpisa. Hindi pwede turing mature agad, iiwanan ko muna kayo. Huwag mo na mature agad. Tutok sa umpisa. Yung mga nagsisimula sa zero. Marunong ba yun silang mag-bilip for a pwede mo manitignan ko mga. Hindi ko nga tinuturo, titignan mo na lang yun naka, ano, pahapong na yan eh. Ang tinuturo ko, nandyan ka, at lahat ng nag-uumpisa, nakatutok. Di ba, tinuturo ko rin sa inyo? Asan ang verse? Hindi yung iniiwanan na. Kunwari, nagpipreach. Sarili kayo nagtetake note. Pinababayaan niyo yung anak niyo magsarili. Ano yun, matured na? Dito sa church yan, ha? O yung isang halimbawa, kahit malaki na, hindi pa matured, nakaakbay ka, o, pakita. O, asan na? Turo mo sa akin. Di ba, lagi ko nire-remind kay Lisa kay Owa, di ba? Kasi yung hindi pa matured, huwag niyo muna iwanan. Sisili, Lene, huwag ka mag-apura na matured agad. At titignan mo na lang kung ano yung tinignan nila. Huwag muna hintayin yung sakit muna, saka cure. Prevention muna. Ibig sabihin, sa umpisa, nakatutok ka. Hindi ko nga na yan ng tutok na nabasin kasi magulang ng obligasyon tayo. Oo, maraming ginagawa sa bahay. Ito, so ganito yung tutok ha, mabilis lang. Yung baby, kung naumpisahan ng tutok yan, parang pareho din sa ginagawa ng walang tutok. Ang baby kasi, lahat ng worldly, lahat ng secular na magulang na matino, tinututukan yan, baka kagatin na lamok, kagatin na langgam. Hindi yan iniiwanan nagsa. Tinutukan ko yung baby. Nakuha niyo? Okay. Tama. Ang isipin, normal na magulang, ang baby hindi iniiwanan mag-isa. Normal, no? So, ngayon, kunwari, hindi niyo nagawa dati. Kunwari na yung tutok sa bata, eh, hindi sabay sa training. Ngayon, malaki na. Ang tsaga niyo sa umpisa lang yan, hindi habang buhay. Barmenan, hindi mahirap yan. Kunwari, patatapusin ko lang, ha? Gawain bahay. Hindi mahirap. Kung, kahit sabay-sabay na. Kaya nga. Yung gawain bahay, ikaw ang gagawa, papagawa mo sa kanila, hindi malaking kawalan sa'yo, nakatingin ka kahit lumingat ka lang kasi gawain bahay yan. Hindi ayaw nila kasi patuloy. Yung comment, malaki na nga eh. Malaki na. Yung comment, hindi naman kung araw ang comment. Diba? Oras na. Oras na punin. Tapos, iba naman ang gagawin. Sa pagsamantala, kasabay mo sila. Ako kasi, yun. So, hindi mahirap ang tutok kasi pwede pa unti-unti, iba-iba mo na yung pinapagawa. Hindi mo na lahat. Kung nari ko, meron mo na yung tututukan niya. Tapos, iba naman. Pwede, yung tutok, unti, pwede per item muna, per ano muna. Per item. Per oras din per item. Alam mo, isang oras dyan. Yung sinasabi ng permanent magdala yung buong araw na, actually, maginhawa na yung magulang kasi. Kung kaya niya buong araw, actually, magaling na yung bata. Pero sa ngayon, mag-umpisa pa, hindi pa yung buong araw eh. Siguro, pag pumunta sa tuloy sa mga kaya yung internet, isang item muna, dalawang item muna yung makapagutok niya.
Hindi buong araw pa yan. Hindi pa. Ang mahalaga may magawa. So, sa sana, isa kayong magbaba, iba pa. Prime time, iba. Unti-unti yan. Kailangan lang masimulan. Sanayin na may nagagawa para dun sa programa. Kasi hindi naman yan bigla-bigla magagawa nila eh. Di may ano ako kasi yung oras, naka-base ka lang sa oras. Kahit ikaw nasa bahay ka na mag-isa kahit tatlong anak, tatlong bata. Kaya mo kasi naka-base ka na sa oras then sa ginagawa nila. Di ba? Gawa yung bahay sa kanila isa. Isa dito nagbabasa siya. Isa dito nag-o-opisina siya. Nagbabasa, nag-o-opisina. Nakaano ka lang. Parang overshare ka lang. O, alam mo na, matatapos na siya dito. May next ka na ba paggawa? O, ikaw naman, ito gagawin mo. Ikaw naman dito. Yung daily schedule, mahalaga. Yes. Daily schedule lang kailangan dyan. Mga budget. Bukod sa oras, meron ka. Meron din yung mga individual na bata. Ganyan na ginawa ko doon. Bukod sa nanay at tatay na may schedule sila, inalam ko rin. Yung mga bata, nakaisipipigyan. Pag punta ko, ano yung nagawa nito? Ano yung nagawa ng ganyan? Within a week, sanay na yung bata. Ang ano ko niya, ang ginawa ko, halimbawa, isang linggo, ganito gagawin mo lang. Sasanayan lang siya na may gagawin. Next week, idadagdag na to. Solid, solid. Paano may apply? Gagaya niya sabi ni sister. Kay sister nene. Oo, may assignment. Yan ako. Hindi nakinig. Siya ang mag-aaral. Gawa mo lang? Hindi. Kailangan mo lapatan ng? Kasi malaking tulong. Si Jerome ba pwede pang paloy? Just kaya kaya na, ang utos mo sa upisaan, wala kang utos na yung gawin mo, kasi iwanan mo. Ang utos mo lahat, yung iniiwan mo, medyo mature na yan. Kunwari, gawin mo ha, balikan ko yan. Mature na utos yan. Pero kunwari, nagsisim mo lang ka pala, on the spot, usap mo na. Ganun din yung pabasa eh. Di ba yung pabasa nung naginim mo na tayo, on the spot eh? Hindi mo, preparation mo, basahin mo, pagbalik ko, report mo. Hindi. On the spot, basahin mo. Pag nagsisimula pa lang. Umpisa lang yan. Pero kung tumagal na, Barmagelan, katulad ngayon, kaya na na yung baka, yung, sige, balikan ko yan, ha? Basahin mo yung nasbas. Medyo magaling sila, eh. Magaling na sila dyan. So, ganun din yan. Pag tumagal yan, pwede po kung unting iniwanan niya, yung magaling barbante, magaling din yan, magkwento. Siguro din, binasa. Tapos na binasa, basahin. Tapos doon sa binasa nila, pag nag-report sila, magkaiba doon sa binasa nila. Magagaling mag-report. Lockdown, lockdown na yan, may lockdown. Ang tinutukoy ko yung walang lockdown. Hindi, hindi nga tata eh, pag narikon mo, may tutok sila eh. Ngayon, pag nag-report, ang galing. Pero pag tinignan mo doon sa booklet na binabasa nila, magkaiba doon sa nire-report. Yung lockdown, nangyayari yan sa mga magulang. So kasama na lockdown yan. Pero yung sa mga hindi lumaktaw, merong genuine na gumaling talaga. Yung lumaktaw, kunwari, ang magulang may relax konti. Hindi tutong-tutong yan. Yung magulang na nag-relax, lolobohin ng bata. Kasi may bakanteng oras na siya magigligawan sa labas. Lolobohin? Halimbawa, anak ni Jerry. Yung anak ni Jerry, iniwan niya kay Ami na binakanteng oras. Pero mali ang report sa kanya. Oo, puro training yan, ganyan. Pero in reality, nakapamasyal na. Then, gumaling sa pabasa, kaya niya malubuhin yung report para magmukhang nag-aral. Ngayon, ang kasalanan dun, nakalusog yung bakante ng bata. So, yung magulang na hindi napalusog yung bakante ng bata, may genuine na magagaling, mabilis siya. Dapat nga may next step na yun. Sabihin, tuloy lang yan, meron pang next level. Next level, tawag natin, expanded pabasa. May scribe pa. Kasi set up na. Sabihin, mag-enjoy na yung bata ron. Dapat pag gumaling ang bata, may kasunod siya, para yung acceleration niya, momentum niya, hindi mawala. Pag nawala yung momentum, pagabas lang yung magaling sa report. Pero hanggang booklet lang yan. Pero pagdating na sa scribe, sa setup, ayaw na. Hindi na kaya. Kasi meron na LCM na serpente. So, kung sinundan yan, tutok, di ba? May reckoning sa hukum. Mabibigyan ng next level. Parang sa homeschool din may next level, di ba? Ano na yung susunod? Ano yung susunod? Kung napasa mo to, ano na yung susunod? Yung bata, makakarating sa setup na nag-i-enjoy. So, parang manggagawa sa church na nag-i-enjoy. So,
yan yung magiging epekto kung hindi nalaktawan. Kumbaga, yung snake level, talagang sumunod na maayos. Sumunod na walang delay. Basta, versus term limit, sabihin ko sa'yo. Pag nagawa mo yung unang assignment, pwede ka maging hawa, uy, maganda yung bunga. Ang nakatatapos mag-relax. Nangyari na rin kay Celso Baby yan. Siguro sa ibang pamilya nangyari na rin. Nangyari kay Chim, na ginhawa siya, nangyari kay Chim, na ginhawa sila, tapos nag-relax si Ate Nene, tapos wala nang ginagawa si Chim. Gawain ko sa bahay. Gawain ko sa bahay. Oh, ilang araw niya pwede punta? Okay na.